Amen. Tayo na po magsimula sa ating passage. Sabi niya po sa passage po natin, Numbers 27:16-17 NLT po. Sabi niya, "Let the Lord, the God of the spirit of the flesh, appoint a man over the congregation who shall go out before them and come before them, who shall lead them out and bring them in. That the congregation of the Lord may not be a sheep that have no shepherd." Sa Tagalog naman po, naano po natin to sa MBB. Sabi niya po doon, "Hiniling ko Yahweh, Diyos na bukal na buhay, na pumili kayo ng isang tao mangunguna sa Israel upang ang inyong sambayanan ay hindi matulad sa mga tupang walang pastol." Tayo po muna ay manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami Panginoon ay nagpapasalamat. Salamat Panginoon sa gabing ito. Salamat sa kalakasan ng bawat isa Panginoon. Na alam ko Panginoon na dapat kami Panginoon ay humingi ng kapatawaran. Lord, patawarin mo kami. At nawa sa oras na ito Panginoon, sa bawat salita mo Panginoon ay tumimo sa aming mga puso, sa aming buhay, na nawa makita sa aming Panginoon ang buhay ni Moises. Lord, maghari ka. At pangunahan mo ako, Panginoon, sa pagsasalita sa gabing ito. Alam ko, Panginoon, na ikaw ang mangunguna sa aking buhay, Panginoon. Hindi makita ang aking pagkakamali, Panginoon, kundi ikaw. Kung paano mo ibuka ang aking mga labi, Panginoon, sa gabing ito. Alam ko ang makapangyarihan mo, Espiritu Santo, Panginoon, ang mangunguna sa bawat isa sa aming Panginoon. Lord, buksan mo ang bawat puso namin. Ikaw ang madakila namin sa gabing ito. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Amen. Ang title po natin, Moises for a New Leader of Israel. Si Moises ay para sa isang bagong pinuno ng Israel. Sundan niyo lang po ako. Introduction po, sabi niya po dito, last Wednesday po, nagturo si Brother Mike na natuto po tayo tungkol sa makamandag na ahas. Diba? Kung makita po natin, gumamit ang Diyos ng mga makamandag na ahas upang po parusahan ang mga tao dahil sa kanilang kawalan ng pananampalataya at pagrereklamo. 'Di ba yung mga Israelita po, 'di ba? Makikita natin nandoon yung pagrereklamo nila, nandoon yung wala silang pananampalataya na kahit pinapakita na ng ating Panginoon yung mga hinihiling nila, hindi pa rin sila nawawalan pa rin sila ng pananampalataya. At kung paano sila napatawad ng Panginoon at kung paano gumaling ang mga Israelita. At ngayon po, dadako tayo sa ating pag-aaralan kung gaano kamahal ni Moises ang mga Israelita po. Gaano ba kamahal ni Moises ang mga Israelita? May dalawang punto po ako dito sa lesson natin, sa lesson outline. Una, sa letter A, praying po, ang panalangin sa verse 16. Pangalawa, pastoring, ang pagpapastol. Sa verse 17, makikita po natin to sa verse 17. Una po, ang pag-aaralan po natin is praying po. Sa verse 16, "Hiniling ko, Yahweh, Diyos na bukal na buhay, na pumili kayo ng isang tao." Sa halip po, itinalaga ang isa sa kanyang sariling pamilya o ang taong kanyang pinili bilang kanyang kahalili. Ipinagkatiwala niya ang bagay sa Diyos. Diba? Kung makikita natin, ipinagkatiwala niya ang bagay sa Diyos. At nanalangin ng magtalaga siya ng isa sa pagiging tunay na pastol na kawan. Ang kahalili raw po kay Moises ay hindi pinili dahil sa isang relasyon sa dugo. Kay Moises, hindi siya rin hari, hindi rin siya pinili ng isang popular na halalan. Kung makita natin, sapagkat si Moises ay hindi hinirang ng mga tao, isang bagay na palagi nilang pinapaalala sa kanya, kung saan ang mga tao ay gustong pumili ng isang pinuno sa halip na si Moises. Ang kahalili ay dapat itinalaga ng direkta ng Diyos. Tandaan po natin, dapat po ang magtatalaga po ng direkta, dapat po ang Diyos ang pipili ng kahalili. Sabi niya po dyan, Diyos na bukal na buhay. Ang mga salita ay angkop na ginamit dito upang ipakilala ang isang pagsasamo na hindi iwan ng Diyos ang kongregasyon ng walang gabay at pinuno. Tandaan po natin, ang Diyos po ay hindi po niya
pababayaan na walang mamumuno sa kongregasyon, na dapat may gagabay at may mamumuno po dito. Kahanga-hanga ang reaksyon ni Moises. Makikita rin po natin dito. Kahanga-hanga ang reaksyon ni Moises sa pagpapahayag ng Diyos tungkol sa kanyang kamatayan. Hindi siya nataranta. Kung makikita natin, si Moises po dito ay hindi siya nataranta yung marinig niya yung sinabi ni Yahweh sa kanya. Natulad ni Haring Saul, ano ba yung nakita kay Haring Saul sa 1 Samuel 28:20? Diba? Bigla na lang nabuwal si Saul doon sa lupa. At bukod dito po, bukod po doon, hinang-hina siya doon. Kung mababasa po natin yung 1 Samuel 28:20, sapagkat magdamag siyang hindi siya kumakain. Kumagita natin, natataranta talaga si Haring Saul doon at nanalangin man lang ng ilang taon tulad ni Haring Hezekias. Sa mababasa po natin sa 2 Kings 20:1-3 na makikita natin, di ba, may sakit po siya na hindi na daw po yung gagaling yung sakit niya. Pero ang ginawa po niya is buong kapaitan siyang umiyak sa ating Panginoon. Doon po natin mababasa po sa 2 Kings 20:1-3. Sa halip po, nanalangin siya para sa kapakanan ng Israel, ang bansang nagdulot sa kanya ng labis ng kalungkutan, mas gusto ng maraming pinuno na pumili ng kanilang kahalili. Ngunit, hiniling po dito ni Moises na ang Diyos na gawing itong napakahalagang pagpili. Diba, hiniling ni Moises na napakahalagang pagpili ng ating Panginoon sa pagpili niya sa pinuno o sa paggawa nito. Nagbigay siya ng praktikal na patotoo. Sabi niya po diyan, sa kanyang pagtanggap sa soberanya ni Yahweh sa Israel. Matapos daw po niyang marinig ang tungkol sa kanyang darating na kapalaran, hindi sinubukan ni Moises na kausapin ang Diyos tungkol dito o magreklamo. Kung mababasa po natin doon sa Numbers po, yung 27, yung buong buo, kung makikita natin, yung nalaman po ni Moises, yung mangyayari sa kanya, na ibinalita sa kanya ng ating Panginoon, hindi niya talagang tinanong ang ating Panginoon o hindi nakitaan si Moises na nagreklamo siya. Ang tanging alalahanin niya ay tila para sa kongregasyon, para sa mga tao, hindi para sa kanyang sarili. Diba, napakaganda po? Dahil inaalala po ni Moises yung kongregasyon na maiiwan niya o yung mga taong maiiwan niya kasi sa sarili niya, hindi niya iniisip yung sarili niya. Kundi makikita natin si Moises ay isang tunay na pastol dahil kahit sa kamatayan niya ay iniisip niya pa rin ang bayang Israel. Ganong kamahal ni Moises ang mga Israel na kahit sa kamatayan niya, iniisip niya pa rin ito. Pangalawa po sa verse B, pasturing po sa verse 17. Sabi niya po doon, mangunguna sa Israel upang ang inyong sambayanan ay hindi matutulad sa mga tupang walang pastol. Diba? Hindi matutulad sa mga tupang walang pastol. Ito po yung sinabi ni Moises. Sabi niya, ang mga tupa na walang pastol ay palaging nasa panganib. Diba, kung makita po natin, pag wala po tayong pastor, walang gumagabay sa atin, tayo po ay nasa panganib. Naharap sila sa manipis ng mga provisyon ng pagkain, tubig, at hindi sila kailanman dinadala sa kung saan sila dapat naroon. Diba? Naliligaw ng landas ang mga tupa. Gusto pa rin ng Diyos na magkaroon ng pastor ang kanyang mga tupa. Tandaan natin, ang Diyos po ay gusto niya magkaroon ng pastol ang mga tupang naliligaw o nawawala po. Ang trabaho po ng mga pastol ay simple lang po. Sinasabi niya po dito, ang magpakain. Sa John 21:15-17, ano po yung sinabi doon, diba? Tinanong si Simon Pedro ng ating Panginoon ng tatlong beses po yan. Nasabi niya po, pakainin mo ang aking mga tupa. Diba? Tatlong beses siyang tinanong doon. Diba? Ang sabi ng ating Panginoon, iniibig mo ba ako ng higit sa mga ito? Yun ang tanong ng ating Panginoon kay Simon Pedro.
Kumikita natin at mangunguna upang akayin sila palabas at ipasok sila. Ibig sabihin po, upang magbigay ng patnubay at direksyon para sundin ang mga tupa. Maaring manguna sa kanilang palabas, sabi ko dito, at mauna sa kanila sa digmaan, ang magutos sa kanilang pakikipaglaban at dalhin sila sa kapayapaan. Matapos madaig ang kanilang mga kaaway o ang mga pariralang ito ay nangangahulugan lamang ng mga ngasiwa ng pamamahalaang sibil sa kanila po. Sa totoo lang po, ang tema ng pagpapastol sa Biblia ay talagang isa sa pinakamahalagang katuruan o biblical, ang sinasabi po dito. Biblical po ay sumasagisag sa puso ng mayroon ang ating Panginoon. Dapat ito yung makita na sumasagisag sa puso ng mayroon ang ating Panginoon. Sa buhay daw po ni Moises, sumasailalim lamang siya kung ano ang ginagawang pag-aalaga na niya sa bayang hinirang sa kanya. Sabi niya, sino ba ang ating pinakadakilang pastol? Sino po ba dito? Dito po, sinasabi dito na nasa lumang tipan ang patutuo na siya ay ating pastol. Sabi niya po dito sa Awit 23:1, anong sinasabi niya po dito? Si Yahweh aking pastol, hindi ako magkukulang. Pinapahimlay niya ako sa luntiang pastulan at inaakay niya ako sa tahimik na batisan. Si Yahweh ang aking pastol. Ang ating pastol ay si Yahweh po. Mababasa naman po natin sa Awit 80:1, sabi niya po dito, Pastol ng Israel, ikaw na nangunang umakay kay Jose, na tulad sa kawa na ikiling sa amin ang inyong pandinig, kami pakinggan mula sa trono mong may mga keruben, kami ay tulungan. Napakaganda po, ano? Pastol ng Israel. Genesis 49:24. Sabi niya po dito, Subalit ang inyong busog ay mananatiling malakas, ang inyong mga bisig ay palalakasin. Ang dahilan nito ay Diyos ni Jacob, pastol ng Israel, matibay na muod. Pastol ng Israel, matibay na muod. Ang mga talata ng bagong tipan ay nagsasaad patungkol sa pagpapastol po. Mababasa naman po natin sa 1 Peter 5, ano po yung sinasabi dito? Sabi niya po, ang pagpaparito ng pinuno ng pastol ay tatanggap ko yon ng kaluwalhatiang koronang di kukupas kailanman. At sa Hebreo 13:20, Diyos na kapayapaan, siyang muling bumuhay sa atin, Panginoong Jesus, ang naging dakilang pastol ng mga tupa dahil sa kanyang dugoy nagpatibay sa walang hanggang tipan. Dahil si Jesus po, sa pamamagitan ng kanyang dugo, matibay na walang hanggang tipan ang inaano sa atin ng ating Panginoon. Sino daw po ang ating dakilang tagapastol? Sino raw po? Mababasa rin po natin dito sa John 10:11. Ako, si Jesus, mabuting pastol, iniaalay ng mabuting pastol ang kanyang buhay para sa mga tupa. Wow, kung makikita po natin, si Jesus po yun. Inialay niya ang kanyang buhay para sa mga tupa niya, para sa mga tao. Ganon tayo kamahal ng ating Panginoon. Ano nga ba daw ang ginawa ng pastol? Ano ba daw ang ginagawa ng pastol? Ano ba daw po ang ginagawa ng mga pastol, ng mga pinipili ng ating Panginoon? A, he feeds his flock o pinapakain niya ang mga tupa. Dapat ito yung nakikita sa mga pastol na pinapakain niya ang mga tupa. Pangalawa, he guides them. Pinapatnubayan niya ang mga tupa. He guards them o pinoprotektahan niya ang mga tupa. O heals them o pinapagaling niya ang mga tupa. At pinapunumbalik niya ang mga tupang pabalik sa kanya. Ito dapat yung makita o ginagawa ng mga pastol sa mga tupa niya.
Sabi niya sa conclusion po, nasagot ba ng panalangin ni Moises? Tanong ko po dito, nasagot ba ang panalangin ni Moises? Oo. Sabi niya, sa Numbers 27:18-23, sabi niya, sinabi ni Yahweh kay Moses, ipatawag mo si Josue na anak ni Nun, na siya ay may natatanging kakayahang ipatong mo sa kanya ang inyong mga kamay. Patayuin mo siya sa harapan ng pare ni Elisar at buong Israel at doon ipahayag mo siya bilang inyong kahalili. Bigyan mo siya ng inyong kapangyarihan upang sundin siya ng buong Israel. Kay Elisar siyang malalaman sa pamamagitan ng Orem kung ano ang aking kalooban, kung ano ang sasabihin ni Elisar ay susundin ng buong kapulungan. Sinunod ni Moises ang lahat ng ni Yahweh, ipinatawag nga niya si Josue. Pinatayo sa harap ni Elisar sa buong bayan. Pagkatapos, ipinatong niya rito ang kanyang mga kamay at ipinahayag na kahalili niya. Nasagot ba ang panalangin ni Moises? Opo, nasagot po ang panalangin ni Moises. Makikita po natin dito na di hinayaan ng ating Panginoon na mawala ng pastol ang kanyang mga tupa. Kaya't pinili ni niya si Josue na anak ni Nun. Kung makita natin, talagang si Jesus ang pipili ng kahalili ni Moises. Application po, usasain nating mabuti ang buhay ni Moises bago siyang humantong sa ganitong sitwasyon ng buhay niya. Una po, si Moises ay nabuhay ng 120 years. Makikita natin dyan, 120 years nabuhay si Moises. O 40 years old namuhay sa kapiling ng pagpapastol. Pagkaraan umalis ng maranyang pamumuhay sa piling ng paraon, 14 years in the land o Midian po si Moises. At 51 to 80 years old ay siya'y tawagin ng Diyos upang mapunuan ang mga Israelita. 81 to 120 years old na siya ay naging ganap ng nagpapastol ng mga tupa. At katulad din po ni Moises, dumaan din siya sa mga protestong paghahanda. Paghahanda sa pagpapastol upang makita niya kung paano niya pamunuan na ang paparating ng paglaya ng mga Israelita. Sabi nga po dito, madali ba 'yon, 'di ba? Syempre, hindi po madali. Katulad din siya ng natin, dumadaan sa madaming pagsubok. Tandaan po natin, nararanasan din natin yung nararanasan ni Moises na dumaan din po siya ng pagsubok, naubusan din siya ng pasensya, nagagalit din po siya. Pero nakita natin kung paano siya unti-unting binago ng Diyos. Tandaan po natin, ganun din po ang ginagawa ng Panginoon sa atin. Na unti-unti tayong binabago ng ating Panginoon sa ating buhay. Unti-unti niyang pinapakita yung mga dati nating pag-uugali na nawawalan tayo ng pasensya, madali tayong magalit. Unti-unti ito hinuhubog ng ating Panginoon. Binabago niya to. At napapansin niyo ba, nagiging mas malapit siya lalo kay Yahweh. Nagiging madasalin siya, nagiging pasensyoso siya, o sabi nga, sa bilang naging pagkumbaba siya. Diba? Kung makikita natin, kung mababasa po natin ang bilang 12:3, si Moises naman ay isang taong mapagkumbaba higit kaninumang nabuhay sa ibabaw ng lupa. Napakaganda po na mabasa natin sa bilang 3 na nandun yung pagpapakumbaba ni Moises sa ating Panginoon. Nawa makita rin po na tayo bilang pinili ng ating Panginoon, makita sa atin kung paano tayo na tinuturuan unti-unti ng ating Panginoon na magpakumbaba. Hindi dapat tayo makitaan yung na nagmamalaki tayo, na marunong na nga tayo, pero tinataas pa rin natin ang ating sarili. Ayaw na ayaw ng ating Panginoon ito. Ito po na hindi matatawarang aral na dapat nating makita at matutunan sa buhay. Si Moises po, kung paano siya pinangunahan ng mga matitigas na ulo ng mga Israelita. Diba kung makita natin, sobrang tigas, sobrang mareklamo ang mga Israelita.
Pero nakita mo naman ang puso ni Moises. Hindi siya pinabayaan ng Diyos. Ang sarap isipin sa panahon natin ngayon, mayroon pa ding mga kagaya ni Moises na nagtsatsaga, nag-aalaga sa atin, gumagabay, nagtuturo sa atin. Napakapalad natin na mayroon tayong isang pastor. Alam niyo po kung bakit po ako naiiyak o bakit habang binabasa at pinag-aaralan ko po to. Kasi kapag wala po pala tayong pastol o wala tayong namumuno, hindi natin natutunan yung mga attitude natin, yung mga ugali natin na hindi kalugod-lugod sa ating Panginoon. Pero kapag mayroong nagtuturo sa atin, may namumuno sa atin, unti-unting pinapakita ng ating Panginoon kung gaano ba niya tayo pamahal. Kasi sa isang taong namumuno sa atin, matyaga siyang magturo. Diba? Kung nakikita natin, matyaga siyang magturo sa atin, gumagabay siya sa atin. Pero ang katotohanan, tao din sila na napapagod, lumilipas din. Alam ba natin ang mga dalubhasang pagpapahanga ngayon? Kinakailangan ng 2-3 dekada po ang pagsasanay na kinakailangan ilaang maghulma sa isang pastor. Napakahaba po para lamang maging kaanya-anya sa puso ng ating mahabaging Diyos. Napakahabang pag-aaral na maging isang kang pastol o pastor. Hindi po siya biro. Ang totoo, ang Diyos po ang humihirang sa kanila at pumili para lamang pangalagaan ang kanyang mga kawang. Amen? Napaka. Lahat papasanin niya. Problema man ng mga tupayan, nandiyan pa rin siya. Na kahit siya may problema rin, pero nandun talaga yung prosedido niyang alagaan ng mga tupa. Dapat ipagpasalamat natin na sa Diyos ang pastor na mayroon tayong mga kapatid. Sila man din ay nangangailangan din ng ating marugdob na taimtim na panalangin upang maganap nila ang pinapagawa ng Diyos sa kanilang buhay. I know. Hindi lang tayo ang pinapanalangin ng ating pastor, kundi tayo din. Ipanalangin din natin ang ating pastor dahil hindi siya ganung kano. Sinasabi nga, di ba dito, nanghihina rin siya. Napapagod din siya. Pero kailangan niya yung marugdob na panalangin na nanggagaling sa atin. Alam niyo po yung nagkaroon po kami ng devotion nila pastor, yun nandun po kami sa tahanan niya. Nakita ko po yung ang daming pagsubok sa buhay nila pastor at sister Jen. Pero hindi na panghinaan si pastor kasi pinanghahawakan niya ang salita ng ating Panginoon. Doon ko nakikita, Lord, nakikita ko na nagiging mabuti siyang example, napakabuting example na yung ibinigay mo sa aming pastor. Dahil kahit gaano katindi yung mga pagsubok na dumarating sa kanya, matatag pa rin siya. Naharap pa rin niya kami. Binibigyan pa rin niya kami ng gabay. Binibigyan pa rin niya kami ng payo. Kaya dahil nakita sa atin, sa akin po, may hinahawakan na rin po ng mga tupa. Pero lagi kong sinasabi kay pastor, napakahawakan. Kasi nandun yung nakitigas ang ulo. Pero yung kot binasa ko to, yung buhay ni Moises, hindi siya nagsawa. Kasi nakikita ng Panginoon yung puso natin. Hindi tayo naglilingkod. Tayo naglilingkod para sa mga tao, kundi naglilingkod tayo sa ating Panginoon. Kasi ang gusto ng Panginoon, nadalihin natin, naliligaw sa Kanya. Kasi dito tayo, Lord. Dito tayo bago. Kasi sinasabi nga dito kanina na mainipin, magagalitin,
hindi tayo hinuhugot, nakikita natin kung paano tayo babaguhin kapag hawak lang natin ang mga tumpa. Sobra, umakita natin ang hirap. Pero kapag ibinigay natin sa ating Panginoon to, makakayanan natin kapag nakikita natin yung buhay ni Moises, na alam na natin na malapit na siyang mamatay. Pero iniisip pa rin niya ang congregation, ang mga tao na maiiwan niya. Ang challenge ko po, alam niyo po, yan ang halaga ng mga ginagawa nating pagsasanay sa loob ng iglesia bilang paghahanda na susunod na henerasyon. Bahagi noon ay pagtatalaga ng mga bagong pinuno. Ang tanong po, nakikisa ba tayo para sa maganap natin yung pinapagawa ng Diyos sa kanya-kanya nating kalagayan sa loob ng iglesia? Ito po yun, challenge po sa atin. Na dapat yung pinapagawa ng Diyos sa kanya, sa bawat sa atin, ay dapat natin makita sa loob ng iglesia. Baka po naman, mamaya po, kaya lang tayo nandito dahil inutusan tayo ni pastor. O kaya lang tayo nandito kasi wala tayong magawa. O walang iba o dapat malinaw sa atin na kahit pagdalo ng ating lingguhang panalangin, ay malaking bahagi po ang unti-unting pagbabagong ginawa ng Diyos sa buhay natin. Pag tinanong po tayo, kumusta po ba talaga ang buhay ng panalangin natin? Kumusta po ang buhay ng panalangin po natin? Kakaroon po ba tayo ng devotion sa ating Panginoon? Nagbabasa po ba tayo ng Biblia? O wala lang. Kapag nagkakaroon lang po tayo ng gawain, doon lang po tayo nananalangin. Mga kapatid, ang gusto ng ating Panginoon ay may relasyon tayo sa Kanya. Nananalangin tayo sa Kanya. Huwag nating gawing biro. Kasi napakahalaga sa ating Panginoon ang panalangin. Sa gawain ito, hiningi natin sa Diyos na pagkaluban tayo ng katangian ng isang nagpapastol na tunay at tapat na nag-aalaga sa mga kawan. Tupa ng Panginoon. Tingnan po natin sa pamamagitan ng ating mga sa Bible study. Kumusta po tayo sa paraan ng pag-aalaga sa kanila? Diba? Kanya-kanya po tayo. Meron po tayong bina-Bible study. Kumusta po yung bina-Bible study natin? Sabi niya po, na kumusta na po ang puso ng bawat isa? May tiyaga po ba tayong mag-alaga sa mga bina-Bible study natin? O may pasensya ka ba sa pagtuturo? O may kalakip ba talaga ng pagmamahal ang bawat ginagawa mo sa iyo? Dapat ito makita sa atin po. Na dapat yung pagtuturo natin ay may kalakip na pagmamahal. Ang pagtuturo natin ay may kalakip na lagi natin kinukumusta sila. Sabi nga, di ba, hindi dapat makasarili ang ginagawa natin. Dahil si Moises ay hindi siya makasarili. Ang iniisip niya, yung mga tao. Iniisip niya ang mga Israelita na kahit gaano katigas ang mga ulo, lagi niya itong iniisip. Ganun din po tayo na sinasabi dito sa atin, kumusta po ba ang pag-aalaga natin? Sa totoo, lagi pong nire-remind sa akin ni Pastor Yan. Laging bisitahin, laging kumustahin sila, ano na po yung kalagayan nila. Kaya makikita niyo po, kapag kinukumusta po pala natin yung bina-Bible study natin, makikita natin yung mga problema nila.
Kaya yun nga ang dinudulog natin sa ating Panginoon at yun yung niluluhod natin sa ating Panginoon. Kasi dito makikita ng bina-Bible study natin gaano ba natin sila kamahal. Gaano ba natin sila yung napakahalaga na para akayin natin sila sa gawain ng ating Panginoon. Kasi ito yung gusto ng ating Panginoon bilang mga pinili ng ating Panginoon. Nawa makita sa atin to. Huwag nating gawing biro. Lagi nga pinapaalala sa atin ng ating pastor na huwag nating gawing biro ang paghahayo natin. Sa akin po, napakahirap kasi mga kabataan to. Nandun yung katigasan ng mga ulo, nandun yung pagtatampo, pero kailangan eh, nandun yung pagkikare mo sa kanila, nandun yung pagmamahal mo. Kasi pangalawang magulang na po ako nila. Pero kapag nakikita ko po, kagaya nga po sa buhay ni Joricel. Diba? Kung makikita natin, walang care ang kanyang magulang. Pero nandun yung pagmamahal mo sa kanila kasi kailangan eh. Kailangan nandun ka para sila paalalahanan mo, para sila yung lagi mong isishare, yung lagi silang mag-devotion, lagi silang magtiwala, yung pananampalataya na hindi dapat maalis kahit gaano man ang pagsubok sa buhay. Problema man yan sa magulang, kaya nating lutasin yan, kasama natin ang ating Panginoon. Kaya nga tinuturo sa atin dito na huwag tayong maging selfish, huwag tayong makasarili. Dapat isipin natin yung mga nasa paligid natin. Ito'y dapat natin gawin. Sabi niya, kayo po ba ay nakakasagot yan? Kayo po ang makakasagot kung ginagawa ba ninyo ito sa mga bina-Bible study niyo. Dapat bawat isa po sa atin ay makikita ng ating Panginoon. Sabi nga po niya sa Deuteronomy 31:8, ito po yung pangako ng ating Panginoon kay Joshua. Sabi niya po, si Yahweh ang mangunguna sa inyo. Sasamahan kanya, hindi kanya bibiguin o pababayaan man. Kaya't huwag kang matakot ni panghihinaan ng loob. Oh, napakasarap po ano, na huwag tayong, hindi dapat tayong mabigo, hindi dapat tayong panghinaan ng loob. Kasi sasamahan tayo ng ating Panginoon. Kahit saan man tayo pumunta, saan niya man tayo dalhin, kasama natin ang ating Panginoon. Nawa po, ang bawat isa po ay pagpalain po tayo ng ating Diyos. Amen. Tayo po muna ay manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami Panginoon ay nagpapasalamat. Lord, salamat sa buhay ni Moises na nakita namin, Panginoon, kung gaano niya kamahal, Panginoon, ang mga Israelita. Yung puso, inilalaman ng kanyang puso, Panginoon. Hindi niya inisip, Panginoon, yung binalita sa kanya ng Panginoon, kundi, Panginoon, mas lalo niyang inisip na iiwan man niya, Panginoon, ang mga Israelita, Panginoon, ay dapat may kahalili. Kahalili siya, Panginoon. Nawa, Lord, makita ito sa amin din. Na dapat ang bawat bina-Bible study namin, Panginoon, ang hinahawakan namin, Panginoon, ay dapat naming alagaan. Dapat maipakita namin, Panginoon, kung gaano namin din sila kamahal. Nandun yung pagtsatsaga namin, Panginoon. Lord, maraming salamat. Dahil patuloy mong pinapakita sa amin kung gaano kakabuti, gaano mo kami kamahal. Nawa, Panginoon, thank you. Thank you. Na talaga na patuloy akong nagpapasalamat sa pagmamahal mo, Panginoon, sa amin. At thank you, Panginoon, na pinagkaluban mo kami ng isang pastor na talagang matyagang magturo, matyagang magpaalala sa amin, Panginoon, at matyagang ituwid ang aming mga pagkakamali sa aming buhay, Panginoon. Lord, ito rin din nawa ang makita sa amin. Makita sa amin, Panginoon, na hinuhubog mo kami unti-unti. At binabago mo kami, Panginoon. Lord, maraming salamat sa gabing ito. Pinupuri ka namin at dinadakila, Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen.